pero publish or perish, yan ang aming kultura dito. It is very important that we continuously do research and we publish. Okay? Hello everyone, Doc Freddy po para sa R-Fred TV. So, sa araw na ito, pag-uusapan natin kung magkano ba ang sahod ng isang university professor dito sa Kenya at kung ano-ano ang mga benefits. At gusto niyo malaman, tutok lang sa video na ito. Meron tayo isang video na kung saan sinare natin kung paano tayo napunta dito sa Kenya, dito sa Nairobi. At maraming nagtatanong, magkano ba daw ang sinasahod ng isang university professor dito sa Nairobi, Kenya? At kung ano-ano ang mga benefits, hindi ko naman pwedeng sabihin in general. Siguro ang masishare ko lang is dito sa aming university. Unang-una, pagdating sa sahod, depende kasi yan sa rango. So, pag PhD holder ka, mayroong tatlong ranks. Senior lecturer, associate professor, at saka full professor. Sa mga masteral holder naman, lecturer, assistant lecturer, yun yung mga ranks. So, pagdating sa mga PhD holders, ang salary package ay nagre-range between 300,000 to 400,000 Kenya shillings. So, equivalent niya ng $3,000 to $4,000. Ang workload namin dito, yung medyo magaan lang kumpara sa workload ng isang university professor sa Pilipinas. Nung nasa University of Baguio ako, ang workload ata namin noon at that time is nasa 30 hours per week. Dito sa Nairobi, ang workload namin is only 6 hours per week. So medyo magaan kumpara sa workload ng isang university professor sa Pilipinas. Hindi ko lang share kung ilang units, ilang hours. Teaching load na isang university professor sa De La Salle University, sa Ateneo, sa UST. Hindi ko sure. Comment below kung alam niyo kung ilang units o ilang hours. Alright? So kikita nyo, napakagaan. So that gives me a lot of time to do research, to do consultancy, and perhaps magturo din sa ibang departments. Yan. Ang hindi lang allowed sa amin is magturo sa ibang universities. Pero allowed kami magturo sa ibang departments. Pero kailangan lang namin magpaalam sa aming dean na ini-invite kami ng ibang departments na magturo. For example, main department ko is nasa business school ako. So, pero prior to that, nung dumating ako dito sa Kenya, ang main department ko naman is Faculty of IT. So, nag-move lang ako dito sa business school noong 2009. Yun, so pwede kaming maimbitahan magturo sa School of IT. For example, nagtuturo ako sa Masters. Ang rate namin per hour doon is 6,000 Kenya shillings. This is about $60 per hour. So parang equivalent yan ng 3,000 pesos sa Pilipinas. So kung meron kang 3 hours per week, additional teaching load, so meron kang 18,000. Yeah. Additional. Dahil nga meron tayong background in education, so nai-invite tayo magturo din sa Master of Science in Educational Management. Yun. With regards to benefits, marami kaming benefits dito. First and foremost, mayroon kaming
housing benefits. So binibigyan kami ng allowance to bawat isang full-time employee, mayroong housing allowance. Tapos mayroon kaming health insurance. Mayroon din kaming health care, okay? Both inpatient at saka outpatient that will cover the entire family. Meron kaming after each year of service, I'm entitled to a return ticket. Tapos yung university rin na nagbabayad para sa aking work permit. Medyo mahal ang work permit sa Kenya. Sa ngayon, nasa $2,000 per year. Meron kaming educational benefits. So, kung yung mga dependents ay nag-qualify sa primary school, secondary school, at saka sa university, pwede silang mabigyan ng 100% scholarship. Medyo mahal ang tuition fees ng university dito. Ang primary at secondary, nagre-range yan siya ng 300 to 350,000 per year. Sa university naman, ang tuition fee namin dito is ganun din, nasa 300 to 350,000 per year. Maliban pa doon, may mga benefits kami pagdating sa pag-attend ng mga trainings, conferences. Yan. So dahil mayroon kami kultura dito na publish or perish, very important para sa isang university professor na mag-conduct ng research at mag-publish at mag-present ng paper sa mga conferences. So isa sa mga benefits namin ay entitled kami na mag-attend ng isang local conference at saka isang international conference. So pag na-approve yung iyong travel, so bibigyan ka ng per diem, per day. Depende yan kung saan countries ka mapunta. So kung mapunta sa Europe, yung medyo mahal yung cost of living doon. So bibigyan ka ng allowance, bigyan ka ng accommodation, pati airfare, sagot ng university. Tapos yung conference fees, sagot din ng university. In fact, nakapunta ako sa Houston, Texas to present a paper before. Yeah. Nakapunta rin ako sa Vancouver, Canada. Yeah. Yan yung mga places na napuntahan ko na to present a paper in a conference. And of course, isa sa mga magandang benefits namin dito, yung aming health benefits, kagaya na sabi ko na kanina. So, mayroon kaming annual leave nga pala, 24 days for every year of service, paid yan. Tapos, pag nagkasakit ka, mayroon kang 3 months, full pay kung kailangan mo, kung na-hospital ka. Okay? At kung nagpapatuloy pa yung iyong sakit, kailangan mo pa magpahinga after 3 months, full pay, meron ka pang additional 3 months na leave pero half pay. Okay? Half pay. At kung talagang hindi ka na pwede magtrabaho dahil may sakit ka nga, pwede ka na mag-optional retirement due to illness. So you will be considered retired. At you will enjoy nga pala the benefits of a retired employee of the university. So ano ba yung mga benefits na yun? Yung mga anak mo, pwede pa rin mag-aral dito sa university. So dahil nga magaan ang aming workload, so additional incentives namin dito is you can really do consultancy. In fact, we are expected to do consultancy maliban pa sa research. Lalo na dito sa amin, dito sa business school, talagang we are encouraged to do consultancy.
So that now we will be in constant contact with the captains of the industry, yung mga CEOs and directors and so on. Alright? So yun. So consultancies. Ang arrangement namin dito sa university, since we are going to use university time, is 60-40. Okay? 60% mapupunta sa iyo bilang consultant at 40% mapupunta sa university. Tapos pag kagaya sa akin, minsan or madalas nai-invite tayo magturo out of the country. Yeah. Iyan ay personal mo na yan. So pag na-invite ako pumunta ng Kathmandu, na-invite ako magturo sa Pilipinas, o kaya sa South Africa, sa Ghana, Nigeria. Yun is mga additional benefits and incentives na yan. Over and above your salary package. So, maganda. Maganda ang employment package ng isang university professor dito. Dalawa kasi ang programs namin dito sa business school. Meron kaming degree programs, meron din kaming executive programs. Okay? So, yung mga degree programs namin dito sa business school, 10,000 per hour yung rate namin. So, parang $100 per hour yung rate sa degree programs. Sa mga executive programs, ito yung mga continuing education. Depende sa program. May mga programs na nagbabayad ng 20,000 per hour. Meron 30,000 per hour. Yung top of the line na program namin, yung para sa mga CEOs at saka managing directors at saka mga presidente ng mga kumpanya, yan yung program na yan. Nagbibigay yan ng 60,000 Kenya shillings per hour or $600 per hour. So pag makapagturo ka ng 3 oras dyan, meron ka ng 180,000. Pero publish or perish, yan ang aming kultura dito. It is very important that we continuously do research and we publish. Okay? Besides to be promoted to associate professor and to full professor, mabigat yung requirements para ma-promote. Alright? Kailangan mo makapag-supervise ng 2 or 3 PhD holders, makapag-publish ng about 6 papers sa isang reputable journal, makapag-present ng paper sa conferences, makapagsulat ng isang libro. So yun ang mga requirements. Promotion for associate professor and full professor. I think yan na lang muna ang pwede kong i-share. So sa mga nagtatanong kung magkano ba ang sahod ng isang university professor dito sa Nairobi, Kenya, I hope na I managed to give you that information. Doc Freddy po ulit para sa R-Fred TV. So kung bago ka sa channel na ito, don't forget to subscribe. Click mo na rin yung notification bell para kung may mga bagong videos tayo, lagi kang updated. Yeah. So hanggang sa muli, God is good all the time. And all the time, God is good. Be blessed everyone. Bye.